Idol, paano mo napapaamo mga ibon mo? Sobrang tago ng loob mo. Sobrang tago talaga, idol, kaya tiis lang sa pagpapaamo. Ito nga pala yung loob ko, no? Sobrang daming kuryente, tapos yung katabi ng bahay ay may third floor, tapos may second floor, kaya halos wala nang maging viewing yung mga ibon ko. Kaya sa viewing area ko, ang nakikita lang ng mga ibon ko ay mga pader at bubong, pati na yung mga puno. Unang ginagawa namin, kalapatid, sinasaray muna namin maglabas-pasok dun sa trapdoor namin habang bata pa sila. Babad sila dyan maghapon at nabubiewing na sila kahit papano. Pag magpapakain, kalapatid, dun lang sila makakapasok para masanay na rin sila sa trapping. O, diba ang sisigla nila, alagang Engineer's Herbiotics yan. Halos isang linggo silang ganyan, kapatids, para masanay sila sa trapping bago namin i-viewing sa mas mataas na area. Pagtapos nilang masanay sa viewing area ng kulungan at mag-trapping, susunod naman, kalapatids, ilalagay namin sila dito sa may budbong ng terrace namin para mas malawak yung makikita nila. Nagdagdag nga din pala kami, kalapatids, ng plug para maging isa sa mga markings nila habang bata pa lang sila. Halos dalawang linggo ulit sila dyan sa taas, kalapatids, bago namin sila pakawalan. Siya nga pala yung pinsan ko, kalapatids, siya yung kasama kong mag-ibon dito. And siya din yung nagpabibiwin yan araw-araw dahil may pasok tayo and makikita nyo yung katawan yan, alagang Engineer's Herbiotics din yan. Bago din namin sila pakawalan, kalapatids, nilalagyan din namin sila ng tape na may kasamang cellphone number namin para kung sakaling maligaw sila sa ibang loob, makontak kami at maibalik yung ibon. Ayan, ready na sila, kalapatids. Bali silang tatlo yung unang batch na papakawalan natin. Bali, i-open loop lang natin sila. Hayaan natin na lumipad ng kusa. Tanghali nga pala kami nagpapakawala, kalapatids, yung tirik yung araw para tamarin din silang rumonda ng rumonda. Tapos papakainin muna din namin yan at papainumin para hindi rin sila tumukod sa ibang loob kung sakaling magutom sila sa labas. Ayan, ganyan lang sila, kalapatids, hanggat sila na yung kusang lumipad. Hindi rin pala namin sila pinuputulan ng pakpak o kaya binabasa gaya na ginagawa ng iba. Dahil sa amin, sa sobrang taas ng area namin, baka mahulog sila, hindi sila makaangat, maraming pusang nag abang sa baba. Ayan, kalapatids, nasa bubong na sila. Yan na yung mga oras na pwede na silang pumitik dahil yun nga, malawak na yung liliparan nila. Ayan, nagsipitikan na sila isa-isa, kalapatids, kanya-kanyang dapo na sa bubong, pati na rin sa kuryente. Hindi nga pala nakabalik yung isang checkered natin, kalapatids, di ko alam kung saan na siya napunta. Yung unang araw nga na pakawala sa kanila, kalapatids, ay yung dalawa ay nakauwi at yung isa ay nawala na, kalapatids. Kinabukasan, pag uwi ko sa trabaho, pinakawalan ko ulit yung dalawa at meron yung isang ibon na nasa kuryente, baka ito na yung ibon nating nawawala. Yun, pangatlong araw na nga, kalapatids, ayan, rumuronda-ronda na yung dalawa nating ibon at yung isang checkered natin nawawala, hindi pa rin umuwi, kalapatids, pero meron pa rin ibon dito na tumatambay sa kuryente kaya nagbabaka sakali akong siya yung ibon nating nawawala. May isang ibon nga palang sumasabay sa kanila sa pagronda, kalapatids, yun nga lang, di ko alam kung yun talaga yung checkered kaya umaasa pa rin ako na makakabalik siya. Hapon na naman, kalapatids, kaya oras na naman patuka. Yung dalawa, sobrang pasawa, hindi pa rin marunong bumaba. So, pagtingin ko nga pala sa flyer slope ko, nandito na yung ibon na hinahanap ko. Ayan na yung checkered natin, kalapatids, gutom na gutom dahil tatlong araw na wala. Kahit gutom na gutom, hindi siya bumisita sa ibang loob. And yung dalawang ibon nga pala natin, kalapatids, hindi pa rin bumababa sa tigas ng ulo. So, ayun, effective nga yung ginawa nating pag-viewing at pagdagdag ng plug para maging markings nila. So, yun lang, kalapatids. Happy flying!